hawakan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisingayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kawan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisingayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, kasama ko ngayon sa pagdiriwang sa Banal na Misa ay si Yolito Itoy Ignacio na pinagaling ng Pungisus Nazareno. Nasa Miyerkules po tayo ng ikalima na linggo ng Kuwaresma o apat na po na araw ng paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus Nazareno. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon kayong para sa lahat ng narito sa loob at sa labas ng Dambana o Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo, ang mga intensyon ng mga nag-iisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo, ang mga intensyon ng mga nag-iisa na cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa yumao na tatay ni Father Itoy na si Gabriel Ignacio. Atin ding isama ang ating birthday celebrant ngayon na si Father Romel Bongbong Darondon. At ating idagdag ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine. Mga kapatid, ang pagkilala sa ating Panginoon bilang isang Mesiyas ay hindi madali. Kahit na ang mga Hudyo hindi makatanggap sa katotohanan na siyang magliligtas sa kanila, kahit na ang pagtuturo ni Abraham, ang mga pagtuturo sa mga sinaunang mga propeta ay nagtuturo sa ating Panginoong Hesus. Ngunit hindi siya katanggap-tanggap bilang Mesiyas dahil mayroon silang ibang pamaraan at ibang panindigan at pananaw sa buhay. Kung minsan ganun rin tayo, nagkakaiba ang ating panindigan, ang ating mga pananaw at ang ating pamaraan sa buhay. Kaya napalayo tayo kuminsan sa Diyos kahit na tumatawag sa ayo sa Diyos. At kuminsan ito'y dahilan ng ating pagkakasala. Dahil na rin sa ating karapukan at kahinaan, tayo ay nagkasala sa ating Panginoong Diyos. Kaya humingi po tayo ng ating Panginoon ang kapatawaran at dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbunsod mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrak, Mesak at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrak, Mesak at Abednego, Mahal na Hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit, kina Sadrak, Mesak at Abednego. Kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalakas niyang tauhan, nagapusin sina Sadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanhang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yung isa, ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan.
karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyagay aning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko, at makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailan may di kami naalipin ninuman. Paano mo masasabing palayain kami? Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayunmay pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani ni Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa niya ay tulad ng ginagawa ninyong ama. Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang Diyos ang inyong ama, ibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating poong Jesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo.
ng 5 na linggo ng Kwaresma o 40 araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Sa ating ebanghelyo ngayon, sa ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, verso 31 hanggang 42, dalawang beses po nabanggit ang salitang katotohanan. Versikulo 32 at 39 at sumusunod. Sa atin pong mga pagbasa, ang salitang katotohanan na dito sa Ebanghelyo ng San Juan, Kapitulo 8, versikulo 32, ay gumagamit ng salitang aletheia. Aletheia ay katotohanan, pero mas malalim pa ito. Sapagkat ang katotohanan na sinasabi natin, o ang truth, o sa Latin, veritas, ay iyong ating nalalaman, ating nakikita, ating na-experyensya. At sinasabi natin ito ay totoo, kaya katotohanan. Pero higit pa dito ang salitang aletheia. Ang aletheia ay isang prinsipyo na walang makapagsabi na hindi ito totoo sapagkat ito'y tunay. Samantala ang aletheia na kung o katotohanan na dito lang sa mundo ay lumilipas, nagbago, nagbabago at kung minsan ang totoo noon ay hindi na ang katotohanan sa ngayon. At kung minsan ang tunay na katotohanan ay hindi katanggap-tanggap sa mga namumuno sapagkat ang katotohanan ay masakit at ang katotohanan ay gumagawa ng paraan ng pagbabago na hindi katanggap-tanggap sa mga nanungkulan o nasa kapangyarihan sapagkat napakasakit itong tanggapin. Ngunit sinasabi ng ating Panginoong Hesus ngayon ang tungkol sa katotohanan ng kanyang pagiging Mesiyas. Ang pagiging Mesiyas o sa salitang Greek, salitang Griego ay ang Mesiyas ay Kristos dahil ang Mesiyas ay mula sa salitang Hebreo na Mesiyah na ibig sabihin pinadala. Samantala ang Kristos ay nilagyan ng langis dahil hinirang. Ang pagiging Mesiyas, ang pagiging hinirang ay ang pinapadala ng Diyos sa lahat ng tao upang ang Diyos ay tanggapin, upang ang mga hindi totoo o walang katotohanan na mga pamamaraan, pananalig o pananampalataya o mga diyos-diyosan ay mawaksi na at mawala na sa tao. Sapagkat nasa tao, kuminsan ang katigasan ng ulo. Kung ano yung pinawalaan nila, iyon na. At hindi nakikita ang katotohanan. Ang katotohanan ay batay sa Diyos. At Diyos lang ang makapagsabi na ito ay totoo at ito ang katotohanan. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 3, Beso 14 hanggang 95. Ito'y kwento sa tatlong mga nananalig na mga Israelita na sila si Sadrach, Misak at Abednego na hindi sila sumusunod sa hari ay kanila pong pinapairal ang totoo na Diyos. Sapagkat ang katotohanan naman ay siyang magpapalaya sa kanila. Inilagay sila sa napakainit na apoy ng pugon. Hindi sila namatay dahil sa katotohanan
na kanilang dala sa kanilang pananalig sa Diyos. Kaya ang ating salmo ngayon ay siyang pagpupuri na dinadasal nila ni Sadrak, Misak at Abednego na siya ring dapat ipahayag sa lahat ng mananalig sa ating Panginoong Hesus na ngayon ang lahat ng mga Hudyo na naniniwala sa ating Panginoong Hesus, sinasabi nila na sila ay tunay na anak ni Abraham at hindi lang anak ni Abraham, sila ay anak ng Diyos. Kung ating tingnan ang ating mga pagbasa, ito ay paulit-ulit na palalim na pagpapahayag ng ating Panginoon paano siya tanggapin ng isang Mesiyas, na isang tagapagligtas, na isang manunubos na ipinangako ng Diyos. Una, sinasabi niya ang tungkol sa pagkalahi ni Abraham. Si Abraham ay kilala na namuhay sa katotohanan ng pananampalataya. Kaya tinatawag siya ama ng pananampalataya. Ang pangalan niya noon ay Abram. Ngunit nagiging Abraham, nang ibig sabihin, maging tatay sa mga tatay dahil siya ang maging tatay sa mga nanalig sa Diyos. At lahat ng mga Israelita na hindi tumatanggap sa ating Panginoon, ang akala nila sila ay mga kalahi ni Abraham. Pero sinasabi ng ating Panginoon, kung kalahi sila ni Abraham, tanggapin na sana siya sapagkat doon na nanalig si Abraham sa katotohanan na pinapahayag ng Diyos. Kaya ginagamit naman nila ang tungkol sa Diyos na sila ay hindi lang anak ni Abraham, ngunit anak ng Diyos. At lalong sinasabi ng ating Panginoong Hesus na kung sila ay tatanggap sa Kanya at tunay na siya ay tanggapin na Mesiyas, hindi sila magtangka na patayin siya. Sapagkat pinagtangkaan ng ating Panginoong Hesus na patayin dahil nagtuturo siya at sinasabi niya ang tungkol sa katotohanan at ang tungkol sa totoo na Diyos. Sa buhay natin kung minsan, ang ating mga tradisyon at mga pananalig, mga balangkas ng buhay, mga istruktura na ating ring likha ay siyang magiging hadlang sa ating pagyakap sa totoo na Diyos. Sa totoo na Diyos na umibig at nagmamahal ng tunay na napahayag sa ating Panginoong Hesus at magpahanggang ngayon napahayag siya sa atin, hindi lang natin kinikilala. Kung ating kilanlin ang ating Panginoong Diyos, magkaroon tayo ng tunay na pagbabago at iwaksi natin ang mga luma na pag-iisip, mga tradisyon na hindi tunay na tradisyon na mula sa Diyos. Simple lang ang tradisyon ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos higit sa lahat at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Ito yung tinatawag na kultura, tradisyon at sining ng pag-ibig. Dito nababatay ang lahat ng pananalig at lahat ng pagpapahayag natin ng pananampalataya sa Diyos. Ano man ang mga katigasan na akala natin yun ay totoo, dapat nating tanggalin sapagkat ang Diyos ay buhay at buhay siya. Anumang kultura, anumang panahon, at anumang paraan ginagawa natin, huwag nating ipairal kung ano ang nasa ating puso na mali. Hindi po makulong ang Diyos sa ating mga pag-isip, sa ating mga kultura. Siya'y malaya. At tayo'y pinalaya niya dahil binayaran ng Panginoon ang lahat ng ating pagkakamalit kasalanan sa pamagitan ng pag-alay ng kanyang buhay. Nagbubo siya ng dugo. At dahil dito, ang kanyang pagpakasakit hindi para sa kanya,
para sa atin. Kailangan pa bang mapakasakit uli ang Panginoon upang baguhin natin ang ating mga puso at isipan at tayo lalo pang magmahal sa Kanya at maglingkod ng Diyos ng katotohanan, alitiya ng Diyos sapagkat siya ay Diyos na tunay, siya ay Diyos na totoo. Dapat rin maging totoo tayo sa ating pag-ibig sa Diyos, sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ang walang hangganang pinagmumulan ng katotohanan, kalayaan at lakas. Hilingin natin sa Diyos na loobin niya ang matamo natin ang lahat at ng lahat ng tao ang kaganapang ninanais niya para sa atin at atin pong itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang lahat ng naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Jesus at ng kanyang simbahan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat ng nadurusa, naway makatagpo ng paglaya mula sa pasanin nila sa buhay, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Butihing Ama, namatay ang anak upang makilala ang mga tao, ang katotohanan at mamuhay ng naayon dito. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama. Aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo patid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, may talaga naman namin sa iyo ang gagawing paghahain na iyong ibinigay upang aming maialay din sa layunin ng aming sambahin ang ngalan mo, upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa cross ay itinanghal. Sa cross, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa cross, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng anghel sisiawit ng papuri sa umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumita ng Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gay naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlami pag-asang sila muling mabuhay ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria, Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagabili ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalabikan na kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pahayag ng Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kaluuban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magpaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lang lay minister na katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari at lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat,
buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Panginoon, tulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo'y nakalakan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Patuloy pa rin pong pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin kami iyong binibigyan ng kagalingan dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masama naming hilig upang lalong tumibay ang kalooban mo sa aming pagkatig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia. Banal na bisa kayong narito sa loob at sa labas ng labanan ng Itim na Nazareno kami na ugnay sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan na huwag inyong panalangin ay ninggin ang poong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang saong nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kababayan at mga hirap natin mga kapatid. Salamat sa iyong tulong, pagpalain pa ang Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Isus Nazareno. Palakpakan natin si Padre Itoy na siyang naglilingkod rin sa ating Panginoon kahit na siya ay may sakit at pinagaling na ng ating Panginoon. Tayong lahat, kahit paano man ang kalagayan sa buhay natin, ay tinatawag din na maglingkod sa Panginoon. Pabaon po sa misang ito. Anuman ang nasa ating buhay, lagi tayong mananalig sapagkat sa pananalig na totoo ay ating naibig ang Diyos ng tunay at ang ating pagmahal sa ating kapwa-tao ay buhay na buhay. Ngayon po ang paspas. Mangyari po lamang itaas bahagya mga bagay-bagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumay rin. Mahal na pong Isus Nazareno, higmas niya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ni Diyos ang katauhan. Pagkingan mong kilingan ang kanan, nagsusumamo sa iyo. Makamta na wanila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang malamang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng bilisyon ito naway malalang pangako ng sa binyag na ikaw, ni ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kintaglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.